Posibleng magkaroon ng El Nino ngayong taon. Ayon sa PAGASA DOST, sa buwan ng Hunyo o Hulyo, inaasahan magsisimula ang El Nino. Ang peak daw nito mararamdaman sa huling quarter ng 2014. Inaasahan magtatagal ang El Nino hanggang first quarter ng susunod na taon. Dahil dito, posibleng mabawasan ang dami ng ulan sa eastern section ng bansa simula sa buwan ng Oktubre. Asahan din daw na magiging kakaiba ang dadaanan at lakas ng mga bagyong papasok sa bansa. Nak talaga pa north. So we would expect this cyclone would not affect yung southern part of the Philippines. We're talking about Mindanao. It's more of the northern part. In terms of less rains, yung bababa yung ulan ay mararamdaman by October. So medyo sa bandang Visayas nadoon na yung below normal rainfall na ini-expect. Ang pinakamaganda siguro magtipid na sa tubig. Lalo ito yung malaking maitutulong nito kasi lalo na sa Angat Dam na alam natin na ito yung ang Angat Dam ang susupply ng water dito, potable water sa Metro Manila. Bukas naman maayos na panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, tanging ang ridge ng isang high-pressure area ang nakakaapekto sa bansa, partikular sa Northern Luzon. Sa datos ng The Weather Company, may chance ang umulan sa Northern at Central Luzon bukas. Maaliwalas na panahon naman ang aasahan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Mindanao, may inaasahang pag-ulan, pinaka-uulanin ang Northern Section. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin ng www.imready.ph at ang social media accounts ng I Am Ready PH. Magplano para sigurado. I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.